wala pa mang kasiguraduhan kung kailan darating ang mga bakuna, naka-alerto na rin ang Bureau of Customs laban sa mga Peking COVID vaccines. Mayroon daw kasi mga Peking bakuna sa China na gawa lang sa tubig at asin. Nasa frontline ng balita ngayon si Romel Lopez. Habang todo ensayo ang gobyerno sa gagawing pagtatransport sa mga paparating ng COVID-19 vaccines, naka-alerto na rin ang Bureau of Customs sa mga entry point katulad ng Pantalan at airports. Binabantayan nila ngayon ang posibleng pag-smuggle ng mga illegal o Peking bakuna. Nangyari na raw ito sa China kung saan may mga naglipa ng Peking bakuna na tubig at asin lang talaga ang laman. There were reports coming from China na sa kanila mismo may nag-a-administer at may nagpapakalat ng fake vaccines. Alam mo, pag nagsimula na yan doon, yung mga malilikot ang utak dito sa atin might pick it up. Sulat ng Reuters, may 3,000 fake doses na ang nakumpiska sa China. Ang mga ito, gawa sa tinulaw na asin o saline solution. Ayon sa customs, red flag na kung ipapasok ang mga bakuna sa mga Pantalan gamit ang container vans. Mas mainam daw kasi kung via air transportation ang gagawin dahil sensitibo sa temperatura ang mga bakuna. Nangako din ang customs ng mas mabilis na proseso para sa pagdating ng mga bakuna sa entry point sa bansa. 30 minuto lang daw ang aabutin sa pag-release ng mga ito kung kumpleto ang lahat ng papeles. The first batch that coordinated with us is the one that's expected to come in either late this week or early next week. This is a batch that was donated by a certain organization from the United States. I think this is associated with the organization supported by Mr. Bill Gates. They'll be donating Pfizer and AstraZeneca vaccines that will be used for our frontliners. Naglatag na rin ng one-stop shop ang BOC para sa mga bakunang kukunin ng private companies. Nagbabala rin ang Department of Health laban sa mga Peking bakuna. We cannot guarantee you yung safety niyan. Hindi rin natin magagarantsahan na magiging epektibo yan sa inyo. Baka hindi ho namin kayo mamonitor at magkaroon kayo ng adverse reaction ay mapasama pa ho itong pagbibigay sa inyo ng ganitong bakuna. Nagbabalita mula sa frontline, Romel Lopez, News 5.